Hello guys and mga Lodi, welcome po sa ating munting channel. This is JC po, ang inyong lingkod. So para sa video na to guys, sisilipin natin itong Oat of Peak. So available po to sa mobile devices and right now available din po siya sa mga emulators. So meron pong APK link down below. So early access pa to guys, pero according to sa dev team guys ha, yung progress natin eh mare-retain po sa official launch. Kaya pwede na tayo mag-grind today and magpa-level up. So sisilipin natin yung mga highlights dito sa game. So samahan niyo po ako, silipin natin itong Oat of Peak. Na guys, silipin natin dito yung mga classes na available. So meron tayong limang nakikita dito. We have Alcade, we have Megres, we have Dubby or Dubhi, and then Pect, and then Elliot. So Alcade, umpisa natin dito. Ito po yung melee class na merong great sword. Yung skill niya kanina nakita nyo nag-spin, no? Parang merong malaking arm. Eto po guys, hindi naman gender lock. So very good sa game na to. Lahat po ng classes dito guys, merong female na version. Ang natutuwa ko dito sa class na to guys, kapag nilalagay yung weapon doon sa likod, ayan, no, parang siyang nag-shorten yung greatsword. Pero pag ginamit na, no, ang laki-laki na niya. So yung next class naman is the Megres. Eto naman po yung magician dito sa game. So more on water element siya, no? Makikita nyo sa damit niya, tapos yung summon niya parang water na wave. And ang cute dito guys, instead of a staff, paintbrush yung ano dito, pinaka weapon, no? Super cute. Meron din po itong male version. Ito naman yung ano niya, another version for the gender. So pareho lang guys, paintbrush pa rin naman yung weapon dito. Next is the Dubby. So ito naman po para sa mga mahilig sa assassin. So sa mga mahilig dyan yung mga fast damage, DPS, ito po ang piliin nyo na class. Tapos makikita nyo dito, meron dito ang dalawang daggers. Okay? And then female version silipin natin. Kung gusto nyo po ng waifu, so sinilip ko na ito na po yung may pinakamagandang waifu dito. So titignan nyo, no? So super cute ng character here. Next is the Pect. Kung gusto nyo yung super super cute girly na class, eto po yung piliin niya. Super girly, oh. Yung damit niya color pink, combination ng pink and yellow. Tapos meron kang cute na salmon dito. Ayan, oh, parang pouring na merong hélice sa ulo. Tapos meron pang ano, parang ano ba yun? Cheek ba yun na nasa ulo niya, oh. Male version, pareho ng color combination, yellow and white. And nandiyan pa rin yung mga summons or pet. Ayan. So hindi lang tayo sure kung anong itsura niyan doon sa field, kung kasama ba talaga. Dahil ang ginawa kong class ay ito guys, Elliot. So super cool nito kasi para siyang ano, cyberpunk. Tapos may cannon, meron pa akong nakita dito parang machine gun. Tapos ang naka-encourage talaga sa akin dito, ito parang mga droids dito, yung mga bots na yan. So meron siyang male version. Tapos ayun, no, nakasakay siya sa parang mechanical na spider. Ayun, nakita niyo parang machine gun, tumira yung mga bots, tapos cannon. And yung forma niya kasi guys, trip na trip ko kasi basta parang ang daming details dito sa kanyang costume. Meron kang capsule sa likod, tapos yung wristband mo, you know, wristband, hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Tapos meron siyang octopus dito, oh, sa kanyang belt. And then meron siyang tail dito for additional aesthetic. Tapos meron kang ditong beret na napaka-cute. So next natin sisilipin guys yung character customization. So early access pa lang po yung game. So medyo konti pa yung mga options. Pero for early access guys, okay na siya. Sapat na siya. So eto po yung mga faces na available. Then hairstyle. Ang pinaka-pinipili ko yung default na kasi kasama yung beret or yung hat. Pag yung other hairstyle,
makikita mo ng mas maigi yung face ng character mo, pero yun nga, nawala yung beret. So ako, eto na lang po yung pinipili ko. For the pupil, ayan, pwede rin natin adjust. Meron dito guys, oh, yung star yung mata. Oh, so super cool. Tapos kung gusto mo yung parang pagkausap mo siya, tumitingin ka sa galaxy, ayan. Eto, gray. Tapos parang may mga planets. And kapag gusto mo yun, oh, so pogi. Yung talagang parang ocean deep. Yung lalim ng kanyang soul pagkausap mo siya. Ayan, color blue. Tapos matang pusa meron din. For the makeup, nakakatuwa dito guys, ito. Yung parang binugbog may pasa sa isang mata, tapos sa labi, meron parang hiso ka, meron tears, may tear dyan, and then may star. Tapos, meron dito may bigote, and this will also apply do sa female na character. Meron blush on, and kung mahilig kayo sa mga cat na boy and girl, yan, meron dito makeup for that. Dito sa initial set guys, eh, colored. Ano lang naman, yung magbabago do sa costume. So sana dito color palette na lang yung gawin, tapos pwede tayong mag-mix and match. So for me, mas maganda yon. Part na to guys, super cute yung mangyayari kasi dito sa game na to, parang Pokemon siya. Pwede tayong mag-capture guys ng mga monster dun sa field. So ito yung tutorial how to do that. So dito very simple pa lang naman. So meron dyan tayong click to seal. Ayan, click lang natin ang click. Tapos iti-trace natin guys. So itong mansanas na to. Ayan, so sablay-sablay yung pag-trace ko, pero baka tatanggapin naman nila yan. Okay, so super cute. Tapos kapag na-seal natin yan guys, yun, parang Pokemon, makakapture na natin yan. And of course, this is just a tutorial beginner stage. So sigurado 100% captured natin yan. So ito para tong daga na nagnanakaw ng mansanas. So for me, that's super super cool feature nitong game na to. So sa part na to guys, sisilipin naman natin yung combat. So very similar siya sa Genshin Impact. Dahil nga yung gumawa nito, eh yung gumawa rin naman talaga ng Genshin Impact. Yung pet ko, lumalaban yun guys, oh, by itself. Tapos yan, meron tayong mga skills dito, and then normal attack. Napun ako dito guys, eh kahit di na ako pumindot, automatic na siya, sunod-sunod na siyang umatak. So hindi ko sure talagang meron ditong auto attack, pero sana nga meron kasi minsan nakakatamad din na mag-grind. So hanggang dito na lang muna tayo guys. So sinilip natin yung trailer nila, tinignan natin yung combat, nakita natin meron mga cutscenes, tapos nakita natin yung pet system. So marami pang feature na available dito sa game. So gagawin na lang natin siya ng next video. Kung gusto nyo pong laruin to, merong APK link down below. And again, this is an early access game, pero lahat po ng progress natin is magka-carry over dun sa official game. Kaya pwede na tayong magpa-level up and grind. Kung kayo po ay interested to play this game, message nyo po ako down below. Mag-comment lang po kayo para we can play together. And in the future, we can create a guild. So thank you so much for watching this video guys. I hope po na na-enjoy nyo. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. So ingat po kayo, God bless, and see you next time. Bye!